Here we go, ladies and gentlemen. Game number 2. Open Execration versus STI. Okay, blue side na kayo, Execration, STI naman. There's a discussion regarding the Natalia, no? Dito sa side ng STI. Siguro if it's capable nga talaga of fulfilling its role of at least maybe scouting to deny the carry ng Execration. Maybe okay, then maybe maging okay. Ang interesting dito is may Hayabusang pagbabalik. Yung last cycle lang Execration, no? This is looking good actually for Execration. I like the spells na ginamit nila dito. Si Hate, sabi niya aatakihin ako ni Lembot mamaya. Meron siyang flicker dito which is actually the best counter for this assassin. Especially alam mo naman ako, Shinbu, marksman tayo eh. Marksman din eh. Tayo sa esports eh, lagi tayo. If you're up on sa Natalia, yung mga marksman na gamit mo ay yung mga marksman na medyo matagal yung cooldown ng mga dashes, 'di ba? Yung kay Kimi, yung kay Claude, 'di ba? Sari yung parang pinaka-best option mo eh kasi after mo mag-flicker, may phantom step out ka. Yeah. May chance ka makapag-outplay. So medyo Gucci na choice para kay parang hit. Carry has the shortest dash, no? Oh, sa marksman sa cooldown, excluding 1-1's passive din naman, no? Iba na mga siyo mechanic nung kay 1-1 dito. Sa psycho si Benny Cutie ha, pero ubus na lahat ng kanyang Shikamaru's dito, mga kaibigan. Nakamamba out naman, okay naman yung kanyang ano dito, shadow binding kay Shikamaru. That was a nice move from Benny Cutie that could have been probably a tower pick off for the side of STI. Kung namatay doon, nice response mula dito sa Execration, not really giving up any objective for their lineup nila dito. What's interesting for STI is maganda yung position ni Yuji ngayon. Hindi siya na-shutdown. It's looking like mataas yung damage output dito. Pwede siya mang outplay. Kailangan nila mag-ingat kay Benny Cutie mamaya kasi still pwede siyang mapilitan kasi dito mag-defensive item ng Winter Truncheon or Winds of Moonspur. The problem, minsan ang 50-50 problem kasi dyan, nagsasacrifice ka ng damage. Oh, tol. Actually, talaga damage efficient yung mga ganong pang-outplay na item. Pero ang ganda ng talong dito, ni Chaknu. Nakabuelo na panira si Hate dito. Pinakita ni Lembot yung pinakalikod niya. Again, Soul of Lava ay nakaon na sa carry dito. Biglang nawala. Hayabusa natin. We will be just backing off. Yun na lang. Di nila papay. Unti lang yung catch dito ng STI. Ang catch lang nila dito ay yung ejector ni paring Docman na kailangan sumut pa sa isang main target. Knowing na meron kang dashes dito, Phantom Step, Flicker, Purify from Etomax. Kailangan maganda yung focus target ng STI dito. Kailangan aswan sila. Aswan unite against COVID-19. Dapat ganun yung galaw dahil Execration, mukhang confident sila coming in. There you go, parang Jin. Ang daming binato doon ha, pero parang masyadong overextended na yata yung joint natin. Lumipat ang ating channel, mga tol. Oy, channel. Oy, lumipat ang channel. Si gentlemen, pero onto the turtle na lang. Ang focus ngayon ng mga membro ng Execration. Medyo mas maganda yung disiplina ngayon ng Execration. Hindi sila kasing explosive nung game number 1. They know the capability of their lineups. Alam nila na pwede silang mapikachi dito ng Talia. And syempre, nandami siya output ng Kimi. Binibigay lang muna nila kay Hate yung proper buffs dito. Knowing na meron na siyang shield from the turtle, pwede na siyang mag-assin. Ayan na! Final strat talaga. Final strat on to para sa Execration, no? Only not to hit. Tapos, with on the idea that they have the final strategy, they're allowing Benny Cutie on a heavy core. So, just in case, ewan, kakaiba yung panel strategy na to. Actually, ito nga yung maganda ma-discuss kanina. Pwede mong ipang-uto yung panel strategy eh. Oh. Ito putting additional offensive strength doon sa naka 4-1, doon sa naka 1 sa naka 4-1 config. Ito si Benny Cutie yun. Diba? Yung Hayabusa. Ngayon, saktuan lang. Yan, si Hayabusa. Pero yan, pre, pag naging Master of Shadow na yan later on, yun lang, pinatayos ng assassin. No? Pero kapag nag-scan, ayun, it would be a clear threat para sa STI. Pero baliktad yata yung nangyayari, na-sacrifice si Hayabusa, ang nakakabuelo, si Hate. Mas natatakot ang STI dito for the Hayabusa kasi mas mahirapan sila mahuli. Yung Hayabusa because of the quad shadow mechanic. But still, let's see, dahil pumasok ngayon, si Kuya Chaknu, this is the strength of Chaknu, always coming in from out of nowhere with the initiations and they will pick off something in the top lane. STI, sabi nila, hindi kami magre-react dyan. Kayo mag-react sa amin. Mababa kami sa baba. Yapi, na wala yung minions dito sa may pinakababa. Actually, binibilang na lang natin yan. At least napigilan yung tulak. Muntik na matalo yung Execration toll sa trade nila. On the top lane, on the bottom lane side. Zapno here, dumuling up in Docman! Oh! Sabi pa natin kay Lodge!
ay, nako, tol. Jabated. Jabated. Oo nga, tol. At ang dami na dito ngayon. One Nation, Execration, ladies and gentlemen, here on the bottom lane squad side. And yeah, they would have a nice setup here to take the turtle. Makikita mo dito yung high mechanic play coming in from UGE. Nakita niya na nag-vengeance si paring Zapno, kaya nag-decide siya na mag-miss ng onting bullets. Hindi niya na sinacrifice yung health niya kasi pwede pa siyang mapatay doon na mahabol nung backup coming in from the execution. That was just a nice play coming in from Zapno on popping the vengeance. Perfect counter for the Kimi. Oo nga, very interesting approach dito ng STI. For the most part, it does look like they are dodging out this squad of execution. Now, it's very much way to take fights. Nagkaroon tayo ng trade of turrets, pero take note guys na lamang na po ang execution dito ng isang torre lang, although isang hinga na lang, isang bahing na lang din yung bottom lane inner turret. Isang bahing na lang, isang clash na lang dito. Tignan natin kung may paayuda ba ang STI, Lord. Oh, marami na wala. Output man ni Karin. Yeah, yeah. Ito, pag yan nag-sonic blow talaga, pre. Malala sa sonic blow niyan, long range eh. Long range. Hindi man lang melee eh. Hindi melee. Oo, oh, hindi melee yan si Hate eh. And looking at the levels right now, lamang si Hate dito ng one level ahead on the Kimi. And this is going to be a huge problem, especially na meron siyang flicker na pwede pang chase. Oh my God. Sa Kimi, oh my G. Lembo. Oh, grabe naman. Nakita mo yun? Predictions. Easy predict. Parang lang, Kuya Shin. Parang yung analysis lang namin ni Wolf. At andun din si Chaknu na abundulan si paring Lord doon. Pero Uranus yan. Makunat yan, mga kaibigan. At hindi basta-basta mabubutasan. So at least isang kill na lamang ang makukuha dito muna na execution. Grabe yung predict ni Etomax doon. Pero yung 2020, hindi niya na-predict. Ay, walang nakapredict. Walang nakapredict ng 2020. Shoutout sa mga pungsoy. Shoutout sa mga pungsoy master natin dyan. Huge respect para sa inyo, yan. Sa mga tarot readers, ayan, sa mga pungsoy, huge respect, guys. Pero wala, nadali talaga tayo na sa 2020. Nadali map, tol. I think, execution, they know na lang sila ngayon parang who they want to end this as soon as possible. Yeah, this is dangerous. Yeah, the problem even if Kimi Compto, kasi Kimi Compto, kahit hindi mo matapos agad, madenay mo lang yung Kimi na makalabas ng mapa, makalabas sa base. Ang maganda sa mga Kimi Comp kasi kapag nakachamba kayo bigla ng 5-on-5 na wipeout, pwede nyo tapusin yung game. Double kill. At grabe yan yung objectives din kasi talaga ng Kimi. Basta may lead lang. So ang gagawin mo lang talaga sa Kimi, actually yung Kimi, basta hindi siya nakakabanat eh, hindi nakakalapit sa objective. Kaya hindi mo mapatay. Yun yung nangyayari ngayon. Grabe mag-pressure yung execution. You can actually see the dots dito sa side ng STI sa jungle side. Ngayon pala nag-respond yung blue buff. At kahit yun, it will be taken in by BennyQT kasama rin si Etomax. Mahirapan talaga. Mahirapan nga si Mage.UG dito. Pantay sarado nga yung Kimi dito, Kuya Shin. Glowing wand na siya dito, but still napakalambot nito against sa Hayabusa. Even though walang kill si BennyQT dito, makatito, naka-execute pa. So Delix talaga. The burst is real for the side of execution. They have all the range in the world because of Itumak. Meron ka pang Chaknu, so mukhang delikado, mukhang goodbye Starlight. Oo nga, tol eh. Makikita mo, eto na ulit tayo. Nasa siege na naman. And STI here found themselves na bawal silang lumabas. You got here Lard once again onto the side. At ang bilis na na-shred nung mapa dito. Ay, rather no Torres sa taas. Mga kaibigan, the Docman here to the frontline. Grabe, shred through at godlike. Mga kaibigan, unlock para dito sa carry ng Team Execration. Sabi ni Lembot, bahala na kayo team. I'm gonna go my own way. I'm gonna split the bottom lane, but it is looking really sad right now for STI and Execration. This is a statement for their team. Diba? Sabi nila, anong hindi na kami top tier. X is back, boy! It's back. And not to mention, nag-pay off eh, yung aggressive rotation nila, no? Ang ganda ng rotation ng Execration dito, napaka-consistent, parang brownout lang. Oh, buti pa yung brownout, may rotations eh. Sa mga team na hindi brownout. Tularan out, tol. Tularan nyo yung brownout, at least yung brownout may rotation. Shoutout pala sa ilaw natin, no? At sa mga biktima ng ano. Biktima ng? Biktima ng ano, ng
Ayaw naglalaro, nag-rank games, tas nag-run out, no? Oo, tas nag-run out. Shoutout pala sa mga bill nyo. Ayan. Victima ng mga bills. Ay, pinapatang pala si, ano, si Maring Judith. Ayan, si Judith? Si Judith. Oo, oh, napaka ano niya, napaka consistent yan. Kakilala ng lahat. Oo. Tapos lagi si bumibisita yan si Judith. Si Judith. Si Ate Judith. Shoutout si Judith. Ayan, malapit na mag-20 guys ha. May 20 na. For 3 days na lang. Alam niyo na. Walang paayuda. Grabe, let's go ladies and gentlemen. Actually, nakuha at nakumpleto pa rin naman nila UG ngayon ang pagkuha doon sa Purple Bop Jack Noir. Nakuha na sidestep pa rin Nixonin. Then yung tumble or yung gulong ni Zapno di, ni Jack Noir dito. Jack Noir onto the side. Ladies and gentlemen, getting zoned out by UG here. Pero mukhang yun na nga, may naman wind armable force dito sa may bandang taas sa gitna. Wala tayong makikita, pero rather it will be Lempot. Lord, man. Grabe. So spirit of fun. Ang ganda na sana ng ejector ni Kuya mo, Doc Mendon. But again, the problem here for STI, wala silang hold eh. The perfect. Isang flicker lang, mamba out. Para kay Chaknu. And hindi siya namatay. And oh my, Team STI, for them to win this, I think kailangan nila yung ginagawa talaga ni Lembot. Just go for the split. Hope for the best na mag-survive yung teammates mo. Dahil expectation, wala na. Mukhang alam na nila yung power spike nila. Alam nila yung kalamangan nila. Susugod at susugod na to. Ito na naman din, Tol, yung late game na may involvement ng isang Natalia talaga na hindi nakakasali sa may misiling laban natin sa may hit na pinakalikuran si Docman Iskri, ang masasaktan legendary, ladies and gentlemen, Mobile Legends. Bang bang, mga kaibigan, yun ang malaking laro ngayon na pinapakita dito ng Execration. Sobra-sobra, Tol, at ngayon pala mangyata makakasali din na Natalia natin, yung pala. Ay, hindi, ngayon pa lang, yes. Ngayon pa lang, sasali. Nandesilent sa nila. Yun lang, nasolo din ni Benny Cutie, yun ang problema ngayon. Chinukchak ni Benny Cutie. Sabi ni Benny Cutie, mas malupit akong assassin. And from Earth to Space, Execration, I think will top the race. Ay, Spelon. Oh my! Oh my! Hindi ko tapos na ko yung Shinbu eh. Well, it is what it is. So it's very hard to actually sugarcoat this, ladies and gentlemen. There's really no freedom there sa mga member ng STI dito na makatulad ng Esmeralda kanina. Although ginamit ni Chaknu yung talent niya, and kahit papano, UG is doing his best to actually keep the distance mula sa mga member ng Execration and him. But ito yun eh, wave clear na naman. Mukhang ang hirap. Mas pulido yung wave clear dito ng Execration in the form of the Corsa. Yeah. Isa-sacrifice man nila dito yung energy transformation ni Yuji on the Kimi para lang ma-wave clear. And you don't want that kasi doon ang gagaling yung damage yung lahat. Pero yung mga up dito ay umangat na nga. Yun na nga, doble-doble lang. Doble kill. Sabi dito, si Valverix Yuji, it's over. Ladies and gentlemen, Execration is back on top. Securing the upper bracket. Oh yeah! Mga kaibigan, One Nation.